Ano nga ba yung mga maling nangyayari tuwing ginagawa niyo yung Digi feeding strategy? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung mga dapat at hindi mo dapat ginagawa para ma-maximize yung Digi feeding strategy. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa namin. Bago tayo magsimula, gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Naglalive ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1, o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pagpromote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo, tapos yung stream natin pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat. Tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Okay? Let's go! Kasama ko si Strong Will Game Jury na ginawa to during live stream namin. Gumagawa rin siya ng Mobile Legends Guide, kaya kung gusto nyo ng additional info, pwede nyong panoorin yung mga videos niya. Nagka-problema yung internet niya during live stream namin, kaya kinailangan kong kumuha ng ibang Digi player. Ngayon, punta na tayo sa Digi feeding strategy. Sa picking pa lang, mapapansin nyo na hindi namin finerse pick yung Digi. Kailangan nyo tandaan, mas madaling magagawa yung Digi feeding strategy kung hindi maka-counter pick ng kalaban. Kaya kung mapapansin nyo, binan din namin yung link. Isa sa mga counter kay Digi, yung mga hero na kayang umiwas sa kanya. Maliban doon, pinick din namin yung Hilda para hindi magka-stack yung Hilda tuwing nagpapapatay yung Digi. Pagdating naman sa lineup namin, kung mapapansin nyo, hindi importante ang tank sa Digi feeding strategy. Kumuha kami ng Selena na kayang mag-gank agad sa side lane. Pwede nyo rin palitan yun ng mga hero na kayang gumank sa early game. Pagdating naman sa side lane, importante dito yung isang hero na kayang kumuha agad ng objective gaya ni Masha, at isang sustain hero na hindi basta-basta mamamatay sa lane. Ang mga core naman na babagay sa lineup na to is yung mga core na kayang mag-farm sa jungle kahit walang kasama. Sa laro na to, Roger yung pinili ko. Ang main goal natin sa Digi feeding strategy, dapat mapalakas natin yung dalawang side lane, hindi dapat sila matalo sa lane. Dahil ginugulo na ng Digi yung core ng kalaban, kaya hindi dapat makabawi sa side lane. Para magawa yon, kailangan gumank ng Selena sa side lane natin para matulungan sila sa lane. Maliban doon, napaka-importante na maunahan nyo sila sa lahat ng objective. Makikita nyo sa laro na to kung anong ibig kong sabihin. Pagdating naman kay Digi, ito yung emblem na tingin kong dapat nyong gamitin sa kanya. Napaka-importante ng magic damage sa kanya sa early game para mas lalong maguluhan yung kalaban sa kanya. Kung magdi-deal siya ng damage sa kalaban, mas mapipilitang umuwi ng umuwi yung mga kalaban. Maliban doon, Retribution din yung spell na bagay sa kanya para pwede niya maagaw yung mga jungle creeps ng kalaban. Sunod na dapat yung tandaan kapag kayo yung Digi, hindi kayo dapat basta lang magpapatay. Importante na ma-delay niyo yung kalaban. Hangga't maaari, dapat magpahabol kayo sa kanila bago kayo mamatay. At habang hinahabol nila kayo, dapat gamitin niyo ng gamitin yung skills niyo para lalo silang mapilitang umuwi. Tingnan muna natin yung camera view ng Digi. Hindi rin importante dito kung gaano kalaki yung makuha nilang gold kay Digi sa early game. Dahil nga uunahan natin sila sa objective, kaya makakabawi rin tayo agad. Sunod, kung mapapansin nyo, nag-invade na rin yung Masha namin sa red buff ng kalaban. Dahil nga meron tayong Digi, matatagalan bago makapag-rotate yung mga kalaban. Kung mapapansin nyo dito, hindi basta-basta nagpapapatay yung Digi namin. Hangga't maaari, binabawasan niya at nagpapahabol siya sa kalaban bago siya mamatay. Sunod na kailangan nyo tandaan, kapag ginagawa nyo yung Digi feeding strategy, huwag nyong hayaang makapag-recall yung mga kalaban. Mapipilitan silang maglakad at yun yung magiging dahilan para lalo silang madelay. Sunod, kapag kayo yung Digi, hanggat maaari, hindi nyo dapat malasit yung mga kills. Kailangan nyo tandaan, kapag nagkakaroon ng kill si Digi, nare-reset yung gold na natatanggap mula sa kanya. Ibig sabihin, kapag nakakill si Digi, mas matutulungan nyo yung mga kalaban na mas makabawi. Kaya kung may mamamatay na hero, hayaan nyo nalang makatakas. Pigilan nyo lang sila mag-recall para lalo silang madelay. Sunod na kailangan tandaan bilang Digi, priority nyo hanapin lagi yung core ng kalaban. Kung saan nagpupunta yung core, dun din dapat kayo pumupunta. Pagdating naman sa amin, kung mapapansin nyo, pagtapos namin mag-clear ng lane, kinukuha namin yung dalawang lito.
Dahil nga uunahan natin sila sa mga objective, kasama na rin dyan yung mga jungle creeps nila. Sa early game pa lang, nakuha na namin yung red buff niya tsaka dalawang lito, ibig sabihin lamang na kami sa objective. At dahil umuwi pa yung Xbox tsaka yung Fanny, kaya mas lalo silang nadedelay sa pagpa-farm. Sunod na dapat gawin ng Selena dito is tulungan yung side lane. Dahil nga free farm na ako bilang core, yung dalawang side lane namin kailangan manalo sa lane. At kung kayo naman yung side lane, hanggat maaari, huwag kayong makipag teamfight kung sa inyo nag-rotate yung kalaban. Kailangan nyo tandaan, nakikita nyo lagi kung nasan yung kalaban dahil sinusundan sila ni Diggy. At para hindi sila makabawi, dapat hindi kayo mamatay. Sige, okay lang yan. Ay, namatay si Lina. Tara, walang kalaban sa top. Pasagin natin. Selena pa depth ng mid, Selena. Masya, no? Ayan na yung two. Level 4 na yan, ha? Uy, hindi pa. Patay yan. Nice one. Uy, may parsa. Patay ako. Boy pa. Nice one. Dumating yung mga kasama ko, guys. To the rescue. May Fanny, ha? Akit yun, ha? Mababasag na yan, eh. Okay, kinukuha niya na ulit yung ano. Kinukuha na ng masa yung ano nila. Pag may buff, tago ka lang, ano, Sinja. Para malasit mo. Nakuha niya pa rin. Nakuha pa rin. Tara, Selena, pana. Hindi makakawi yung mga yan. Nakuha na yung turtle. Oh. Sige, kunin mo na yan. Farm lang ako. Nice, nakuha na. Basag na tayo sa baba. Tara, basagin natin. Sayang, dito matama. Sige, okay, basag tayo, ah. Basag to, ah. Tara, basag, basag. Okay na. Kuha ko rin. Malas pa na. Yan ang problema kay Selena. Pag hindi tumama, mahirapan tayo. Nasaan na yung Fanny? Top tayo, ah. Okay, guguluhin niya lang yan. Mamatay na. Selena, mamatay na raw, Selena. Sige, wag mo ako pansinin. Ayun, oh. Pamana sa pool. Nakatama rin. Nice one. Basag. Sige, wag ka lang papatay. Nasa baba daw yung Fanny. Uy. Talon kami pareho, eh. Tumalong kami pareho nang tumayo yung ano, yung Masha, eh. Ay, yung Masha tuloy yung parsa, eh. Kaya pa isa ata. Kaya pa isa. Tara, basag pa tayo. Kahit may shield. Tara sa, pocket na ata. Uy, swerte. Uy, wak. Magkaka-turtle na. Kukuha na tayo ng turtle. Napipressure na sila, guys. Lamang na tayo. Okay, guloy mo lang sila. Walang buhay yung ano, walang buhay yung Xbox. Patay. Nice one, patay pa yan. Patay. Yan yung Fanny. Asa may energy. Tama ako. Tama ako. Joke lang. Kanina natin buff niya. Basag na mid. Nice
this one. Ah, kailangan mag-wind of nature agad guys kasi funny yun. Mahirapan ako dito pagka ano. Patay niya ako na napatay. Basag na yung second tower sa baba. Top pa. Basag pa sa top. Second tower. Kulo nung ano niya yun. Nakulitan na sa kanya yung ano eh. Paalalay ako si Lina. Wala akong ano eh. Nakuha ko. Bukulati. Push nyo yung top. Balik ulit sa baba. Ay, baba na lang ulit yung mga Hilda. Hilda, balik ulit sa baba. Para sa Masha yung top. Tara si Lina, top tayo si Lina. Pressure talaga sila eh. Sayang. Nakapag out. Ano na lang, blue na lang nila. Sama ka Hilda, tara Hilda. Tago ka lang, tago ka lang. Ayun o. Hindi, malalambot yan. Patay, nice one. Okay, palag. Uy, nastan ako. Nice one. Okay, palag. Atay. Saglit. Sini nasipa. Atay. Umigari nyo na. Basag, basag. Uy. Nice one. Okay, lamang na tayo. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Luistro Whitey, Batang Bisdak at Renalito Reyes. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa naka-subscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. End of nature na ako. Hindi ka na rin makakapano. Uy! Layo konti. Uy! Lala! Hindi ako nakatalon! Namatay! Namatay yung Chu! Hindi ako nakapag first kill! Yun lang. Magkakalord ah. Ah, blue nila ano? Blue nila Hilda. Tara, blue nila. Uy, hindi ka pumagaw. Tara, Lord na. Top hill. Ay, hindi. Dito ka muna. Sige, dito lang muna. Kailangan natin protector eh. Protector natin yung Hilda eh. Dali na, lagay ka ng trap ha. Try na yan. Joke lang. Hindi niya matay. Sili na. Hintay natin Lord. Hintay natin Lord. Tignan nyo, hindi namamatay yung mga side lane natin guys. Lamang na lamang tayo. Kami lang ng support atay na matay. Yan ang importante guys kapag nagdigi kayo. Kailangan di talaga mamatay yung, ano, yung side lane. Uy, walang ba ano to? Yung Lord natin nasa baba. Lakas na rin ang Hilda natin. Flicker. Flicker siya, nag-flicker. Kali niya yung ano. Basag, nice one. Basag na. Ah, nabot pa rin ako. Ito na lang. Nice one.
Nice one, top pa. Ito yung boost, nice one. End na. Sana marami ka natutunan sa guide na yun. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.